po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan, o mga kasalanan ko'y iyong awitin, ngayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan, loob mga kasalanan ko'y iyong awitin, ngayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin
sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyamin. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi, sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason. Suka at ditubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Hesukristo. Masunurin kang kordero sa katubusan ng tao. Hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya,
ang kasabay kong sumawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Parang Biyernes Santo na po yung inyong pagsagot. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo, pakisabi, magandang hapon. Pakisabi sa mga katabi, mahal ka ng Diyos. Nasa gitna na po tayo ng linggong ito, ng mga mahal na araw, kung saan ipapakitang muli at ipapaalala sa atin ng Diyos yung kanyang dinaanan para lamang ipakita yung kanyang dakilang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ipinapaalala sa atin ng Diyos na kapag ang isang tao ay nagmamahal, ibibigay niya ang lahat-lahat para sa minamahal. Kahit na yung mga minamahal, kung minsan ay hindi karapat-dapat. Tayo po, kung titingnan po natin yung ating mga buhay, meron po tayong mga kakulangan. Tayo, aminin po natin, ay hindi karapat-dapat din sa pagmamahal ng Diyos. Pero ang Diyos sa kabila ng lahat ng iyon, minamahal tayo at ipapaalala niya sa atin yung kanyang dinanas dahil lamang mahal niya tayo. Mahal po tayo ng Panginoon. May tanong po ako, ano pong mararamdaman ninyo kapag yung isang taong minamahal ninyo, pinakitaan niyo ng kabutihan, ibinahagi niyo ang maraming bagay sa kanila, isang araw ay lokohin kayo. Sino na po bang naloko sa inyo? Ayan, may mga nagtaas ng kamay. Naloko ng minamahal, iniwan ng minamahal, pinagtaksilan ng minamahal. Alam ko po na yung nararamdaman ninyo, matapos yung ipakita yung pagmamahal ninyong buong-buo sa isang tao, at sa dulo lamang ay pagtaksilan kayo, alam kong sobrang sakit yung inyong mararanasan. Sobrang sakit. Hindi karapat-dapat. Bakit mo ginawa iyon? Ibinigay ko na sa iyo ang lahat. At maaaring ganito po yung nararanasan at nararamdaman ni Jesus nung panahon na nangyayari yung kwento ng Ebanghelyo natin sa araw na ito. Alam niya na yung gagawin ni Judas sa kanya. At alam po natin na si Judas ay isa sa mga alagad, isa sa mga nakakita talaga ng mga kabutihang ginawa ni Jesus. Isa sa mga malalapit kay Jesus. Isa sa mga lubos na minamahal talaga ni Jesus. Pero sa dulo, ano pong ginawa ni Judas? Pinagtaksilan si Jesus. Pinagpalit si Jesus sa 30 pilak. Ayun po yung presyo ng buhay ni Jesus para kay Judas. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kung tayo ay nasasaktan sa pagtataksil na ganoon, tingnan din po natin yung ating mga buhay. Dahil kung hindi naman natin pinagpapalit si Jesus sa 30 pilak, kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan, pinagtataksilan din natin ang Diyos na lubos na nagmamahal sa atin. Ipinagpapalit natin siya sa mga bagay, sa kasarapan, sa mga pansarili nating interes sa mundong ito. At kung nasasaktan tayo sa ginawa ni Judas kay Jesus, nawa sa linggong ito, habang tayo ay tumitingin sa ating mga sarili,
habang nakikita natin yung sarili nating pagtataksil kay Jesus, masaktan dinawa tayo dahil may mga nagawa tayong pagtataksil sa Kanya. Pero kahit sa kabila ng iyon, sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Romano, sa mga taga-Roma, ngunit pinatunayan ng Diyos yung kanyang dakilang pagmamahal sa ating lahat sa pamamagitan ni Jesus, na kahit nung panahon na tayo ay makasalanan pa, namatay na siya sa krus para sa ating lahat. Nawa yung pagkilala at pagdanas at pag-alala natin ng mga sakripisyo ng ating Panginoong Jesus Nazareno, itulak talaga tayo na talikuran na yung ating mga pagkakasala, na iwanan na natin sa paanan ng krus, iwanan na natin sa sakramento ng kumpisal. Hayaan natin yung ating mga sarili maglakad na ng maayos sa buhay na ito. Maglakad na ng kasama si Jesus sa buhay na ito. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy nawa nating tingnan yung ating mga sarili, yung ating mga pagtataksil kay Jesus, at nawa piliin natin naman yung ating Panginoong Jesus. Sa salapi po, ipinagpalit si Jesus. At sa ngayon po, maraming mga bagay sa mundong ito ang nagiging kakompetensya pa rin ni Jesus sa ating pagmamahal sa Kanya. Meron pong isang kwento, nakausap ko po, dati siyang naglilingkod sa simbahan. At itong dating naglilingkod sa simbahan, 10 taon daw siyang naglilingkod para sa Diyos. Mas nakilala niya daw yung ating Panginoon. Napakaganda po, dahil mas nakilala niya. Pero, nung panahon na iyon, sabi niya, Father, tumigil na po muna ako sa paglilingkod. Sabi ko, bakit naman? 10 taon na. Ano na bang ginagawa mo ngayon? Nagtatrabaho na po kasi ulit ako ngayon. At sa akin pong trabaho, alam niya, sa kanyang trabaho daw, merong mga kalakaran na hindi tama. Nahihiya naman siya na magtatrabaho siyang ganun at humaharap pa rin sa Panginoon. Alam niya yung mali at alam niya kung kanino niya pinagpapalit si Jesus. Pero pinili niya pa rin yung kanyang trabaho kahit na may kamalian. Iniwan pa rin niya si Jesus. Ano pong pinapaalala sa atin ito? Hindi porket matagal na tayong nandi dito, hindi porket matagal na tayong humaharap sa Diyos, hindi ibig sabihin nun, pipiliin na natin siya agad. Hindi ibig sabihin nun, mas talagang mapapalapit yung ating puso sa Kanya. Hindi ibig sabihin nun, malaya na nating pipiliin yung kabutihan ng Kanyang pagmamahal sa ating mga buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung palagi kong pinapaalala din sa iba. Pati na sa ating mga kabataan dito sa parokyang ito, mamaya po magtatanghal sila ng buhay ni Jesus sa senakulo. Ipapakita nila yung buhay ni Jesus. At habang sila ay naghahanda, talagang nadaanan nila yung kwento ni Jesus. Pero ang pinaalala ko sa kanila, walang magiging saysay yung ating pagtatanghal at pagpapalabas ng buhay ni Jesus, yung ating pananatili dito sa paglilingkod, yung ating pananatili dito sa simbahan, kung hindi natin pipiliin sa araw-araw na papasukin at palaguin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Ito po yung patuloy na paanyaya habang tayo ay naririto. Buksan natin ng unti-unti yung ating mga buhay para palalimin yung ating ugnayan kay Jesus. At hayaan natin na yung ugnayan natin kay Jesus, mabigyan tayo ng lakas para maging tapat na sa Kanya. At huwag na natin nawa siyang pagtaksilan muli. Mga minamahal kong mga kapatid, yung pagmamahal po ni Jesus, mananatiling tapat at mananatiling ipaparanas sa atin. At hindi niya ipagpapalit iyon
kahit na may mga pagkakataon na pinagpapalit natin siya. Nawa sa linggong ito, mas maranasan at mas mabago tayo ng buhay at pagmamahal ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdarusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay nang dahil sa dakilang pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming mundo, ang tinapay at alak na ito, hanggang ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan ng pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Thank you.
siyang susundin. Nalandasin, galak ay akin, pagpis ay di pansin, ang iyong naisin, siyang susundin. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas, sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya sa atin, lalo na sa ngayong linggo, ay samahan si Jesus sa kanyang mga pagdaraanan bilang pagpapatotoo at pagpapatunay ng kanyang dakilang pagmamahal sa bawat isa sa atin. At nawa, yung ating patuloy na pagsama sa ating Panginoon, itulak tayo para maging tapat na sa kanyang pagmamahal. Yung ating mga pagtataksil, yung ating mga pagkakasala, iwanan na natin sa paanan ng krus ng Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga daladalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.